Kumusta po kayo mga partners? Isang mapagpalang araw po ng Sabado. Ngayon pong araw na ito ay masayang masaya po ako sapagkat umabot na po ng mahigit 1,000 po yung subscribers ng Partner Happy TV. Siyempre, una po ay nais kong magpasalamat sa ating Panginoon sa patuloy niya pong paggabay sa aking pamilya, sa pang-araw-araw po pong ginagawa sa aking buhay bilang isang guro at bilang isang vlogger. At siyempre, salamat po sa aking pamilya na lagi pong sumusuporta sa aking mga ginagawa. At sa aking anak na si Alexandria na mayroon din pong YouTube channel na Alexandria the Explorer. Pakisubscribe nyo rin po at pakisupport nyo po. Maraming salamat po sa aking mga subscriber, sa aking mga FB friends, sa aking pong mga guro sa Palar Integrated School. At siyempre sa Division of Taguig City and Pateros, maraming maraming salamat po. So, bago po ako magpatuloy, ang video po na ito ay hatid po sa inyo ng OMSTAR DX1. So, ito po ay panlagay po sa sasakyan. At ito po, it improves combustion, reduces engine wear, reduces emissions, cleans engine and fuel system. So, ito po, idinadagdag lang po ito sa fuel. At napakamura po nito. Ito po ay 148 pesos lang. Pero malaki po ang inyong matitipid. At maganda po ang magiging kondisyon po ng inyong sasakyan. So, sa mga interesado po na mag-inquire at bumili, pwede nyo pong kontakin si Sir Cesar Medallion. May cellphone number 0945-330-1168. So, pwede niyo po siyang i-text o tawagan para sa karagdagang impormasyon. So, bago po tayo magpatuloy, ay isang panoorin niyo po yung aking napaka-exciting intro mga partners. Pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang tungkol sa tula o pong. Ang tula ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalayong magpahayag ng damdamin. At ito ay binubuo ng mga taludtod at mga saknong. So, ayon kay Villafuerte noong 2008, ang tula ay isang pagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Ito ay binubuo ng mga saknong at mga saknong na binubuo ng mga taludtod. Ito ay may sukat at tugma. Malaya man ay nararapat na magtaglay ng magandang diwa o kariktan. So, may mga uri tayo ng tula. So, ang unang tula ay tulang liriko o tulang damdamin o yung tinatawag nating lyric poet. Ito ay nagtataglay ng mga karanasan, kaisipan, guni-guni, pangarap at iba't ibang damdaming maaaring madama ng mayakda at ng ibang tao. Ito ay maigli at payat. May mga uri ng liriko. Ito ay ang awit. Karaniwang pinapaksa nito ay may kinalaman sa pag-ibig, kabiguan, kalungkutan, pag-asa, pangamba, poot at kaligayahan. Ikalawa ay ang soneto. Nagtataglay ito ng mga aral ng buhay. May 14 na taludtod ang nilalaman ay tungkol sa damdamin at kaisipan ng may malinaw na kabatiran sa likas na pagkatuto. Ikatlo ay ang oda. Ito ay pumupuri sa mga pambihirang nagawa ng isang tao o grupo ng mga tao. Masigla ang nilalaman at walang katiyakan ang bilang ng mga pagtig sa bawat taludtod. Sumunod ay ang dalit. Ito ay tulang nagpaparangal sa dakilang lumikha at may kahalong pilosopiya sa buhay. At ang panghuli ay ang tinatawag na elehiya.
o elegy. Ito ay tulang may kinalaman sa guni-guni tungkol sa kamatayan. So, ang isang uri pa ng tula ay ang tulang pasalaysay o ito yung narrative poetry. Ito ay naglalahad ng makukulay at mahalagang tagpo sa buhay tulad ng pag-ibig, pagkabigo at tagumpay. So, ito naman yung mga uri ng tulang pasalaysay. Ito yung una, epiko. Ito ay nagtataglay ng mga kagitingan ng isang tao at ang kanyang pakikipagtunggali sa mga kaaway at mga tagumpay niya sa digmaan. Hindi kapani-paniwala ang ibang mga pangyayari at maituturing na kababalaghan. Ikalawang uri ay ang awit at kurido. Ito ay tungkol sa mga paksang may kinalaman sa pakikipagsapalaran ng mga kilalang tao sa mga kaharian tulad ng hari, reyna, prinsipe, prinsesa at iba pang layunin nito ay palaganapin ang Kristyanismo. Ang mga awit at kurido ay dala rito ng mga dayuhang Kastila. So, may mga sangkap po ang tula. So, una, ang tula ay may sukat, may tugma, may kariktan, at may talinghaga. So, pag-usapan natin kung ano ba itong sukat. Ito ay ang bilang ng pantig sa bawat taludtod sa isang sakno. Ang bawat taludtod ay maaaring magkaroon ng 8, 12, 16, o 18 pantig. Tugma, pagkakatulad ng tunog ng mga huling pantig o taludtod. May 2 uri ng tugma. Una ay ang karaniwang tugma. Kung ang bigkas ay malumanay at mabilis o malumi at maragsa ay magkasama sa huling pantig ng mga taludtod sa isang saknong. Ito ay karaniwang tugma. Ikalawa ay ang ganap na tugma. Ang ganap na tugma ay ang huling pantig ng bawat taludtod ay nagtatapos sa isang tunog. At ang karikta naman, kagandahan ng isipan at diwang inilalarawan ng tula. Kasama na rin dito ang kagandahan ng mga pananalitang pinipili ng makata upang iangkop sa kaisipan ang ipinahahayag na saknong. Okay, ang panghuli ay ang talinghaga. Mga pahayag na may nakatagong kahulugan o dituwirang tinutukoy. Yan, sinabi rin naman ni Beldes et al. Noong 1994, sagana sa marikit na tula ang ating mga katutubong Pilipino. Bunga ito ng kanilang makukulay na daigdig na nabibigyan ng mayamang kalikasan. Ang mga tunog na likha ng iba't ibang bagay sa paligid tulad ng haplit ng hangin sa mga sanga, lagaslas ng tubig, huni ng ibon at iba pa. So, ang tula maging ang ating mga bayani ay naging manunulat ng tula sa pagpapahayag po ng kanilang damdamin. At ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay bata pa nga ay nagsusulat na ng tula. At maging ang nagtatag ng ating katipunan na si Andres Bonifacio ay nagsulat din po ng tula. At ako naman, bilang isang Pilipino, ay bilang isang guro, nakasulat din po ako ng tula. So, itong tula na babasahin ko sa inyo, na una kong sinulat ay noong 2014 na anibersaryo ng kasal naming mag-asawa. So, nung araw na yon ay medyo wala po akong mairegalo dito kay Mrs. Sabi ko, papaano ko kaya siya mapapasaya? Kaya, ang ginawa ko po ay naisipan kong sumulat po ng tula. At ito po'y babasahin ko po sa inyo. So, ang pamagat ng tulang ito, ikaw pala, ipinakilala ka ng isang kaibigan. Alejandra daw ang iyong pangalan. Ikaw pala ang kanyang kasintahan. Napansin ko agad, taglay mong
kagandahan. Aking damdamin, pilit itinago. Umpisa pa lamang ay agad pagkabigo. Lihim na pagsintay, nais nang maglaho. Di na umaasang ikay makasuyo. Samahan ninyo'y biglang tumamlay. Hindi nagtagal ay nagkahiwalay. Kasama mo ako't laging kaagapay. Sa lahat ng oras ay handang dumamay. Aking napansin na ika'y malungkotin. Ipinagtapat ko ang tagong damdamin. Ako ay nabigla ng iyong yakapin at iyong sinabing ako'y mahal mo rin. O yan po ang una kong tula, mga partner, na sinulat. So, ikalawa ko naman pong tula, mga partner, na sinulat ay noong sinulat ko po ito noong 2017 na bagong dating po ang aming punong guro o ang aming principal na si Dr. Magdalena Centeno sa aming paaralan bilang punong guro. At paglipas po ng dalawang linggo, sabi niya po sa akin, Rapi, pwede mo ba ako isulat ng tula? Sabi ko, ma'am, hindi naman po ako magaling sumulat ng tula. Sabi niya, hindi, kaya mo yan. Sabi ko, sige po, ma'am, susubukan ko po. Sana magustuhan niyo po. So ito po, babasahin ko itong tula na sinulat ko para sa aming punong guro. Ang aming punong guro, nang matalaga kang kami pamunuan, maging punong guro nitong paaralan. Kay raming tanong sa aking isipan sa iyong pagkataot, mga katangian. Maagang pumasok noong unang araw, ipinakilala ang sarili ng buong linaw. Panuntunay inilahad sa lahat niyang saklaw, kalinis at disiplina, nais niyang mangibabaw. Habang tumatagal sa kanyang katungkulan, nakilala ko siya ng may kalaliman. Pwede rin pala siyang maging kaibigan basta sa tamang landas at may katwiran. Mapagmahal na asawa at ulirang ina, kay buting magpayo sa tuwi-tuwi na. Taglay na talino ang ginagamit niya paggabay ng Diyos, laging sumakanya. Ayan po yung tula para kay Dr. Magdalena Centeno na sinulat ko po noong 2014. At noon pong nagkaroon ng pandemya noong 2019, ay naisipan ko rin pong sumulat ng isang tula. Sabi ko, sulat nga ako ng tula. Dahil siyempre, nagkaroon nga ng quarantine, nandito kami sa bahay, marami, lumalawak ang ating imahinasyon. So ito po yung tula na aking sinulat noong babagong simula pa ng pandemya. Ang pamagat po nito, Bayang Walang Tinag. Think big, dream big, I love tagig. Ito ang slogan ng bayan kong ibig. Subalit sinubok ng pagkaligalig, waring ginulantang sa pagkakahilig. Tagig itong lungsod sa kalakhang Maynila, na unang kumilos labanan ang banta na coronavirus na mapaminsala naglahad ng plano, mga tagapamahala. Agresibo ang lahat ng bawat sangay, kailangang malinaw
ang lahat ng bagay sa bawat detalye, maingat na tunay, kasama ang gabay ng puong may kapal. Ginamit ang pondo ng pamahalaang lokal sa pagbili ng gamit pang kaligtasan sa mga pribado at pampublikong lugar. Naging prioridad ay ang kalinisan. Umagang kaigan lungkot ay sumapit na. Pangulong Duterte ay nag-utos pa. Isikyo sa buong Luzon, ipinatupad niya nang ang salot na ito ay matigil na. Itinigil ang takbo sa sakyang pampubliko, piling hanap buhay at pangunahing serbisyo. Ang pinayagang magpatuloy, ang takbo. Bawal ang lumabas maghapong may karpyo. Gobyerno ng tagig ay walang humpay. Sadyang mahihirap tinulungang tunay sa mga frontliners na talagang buwis buhay. Ang inyong paglilingkod ay walang kapantay. So, maraming salamat po. Sa tula po na ito na tatlo na aking sinulat, ay hindi ko maiwasan na tumayo po ang aking balahibo. Ako mismo. At ako'y tuwang-tuwa dahil naipahayag ko po ang aking damdamin. Hindi man ako ganun kahusay na makata. Subalit bilang isang Pilipino, ay naramdaman ko at naipahayag ko sa pamamagitan ng aking tulang ito. So mga partners, sana po ay nakapagbigay ako ng idea tungkol sa tula at sana po ay nagustuhan niyo po ang tulang ito. Kung sakali po na nagugustuhan niyo po ang aking mga videos, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa aking channel. Maraming salamat po. Paalam pa samantala. God bless po. Bye-bye.